Welcome back dito sa channel natin, isa na namang development dito sa Metro Manila ang pupuntahan natin ngayon. Pero bago pa yan, alam nyo ba kung nasaan ang lugar na ito? Andito tayo sa taas ng LRT Line 1, Doroteo Jose Station. Dito rin makikita ang pagtatagpo ng linya ng LRT Line 1 nasa baba at ang LRT Line 2 nasa taas. Kung lilipat ka sa kabilang side ng station na ito, aakyat ka muna doon sa taas para makatawid ka dito sa kabila. Halos lahat kasi ng mga station ng LRT Line 1, luma pa ang mga disenyo at tatawid ka pa sa kalsada kung gusto mong lumipat sa kabilang side. Ang pupuntahan natin ngayon ay isang development na dating racetrack o karirahan ng kabayo na ngayon ay isang mixed-use development na. Meron ng SM, meron mga residential condominium, meron pang hotel and casino. Galing tayo dun kanina sa LRT Line 1 at bumaba tayo sa Tayuman Station. Konting lakad lang at nandito na tayo sa Felix Huerta Street sa May Santa Cruz, Manila. Andito na tayo sa harap ng SM City San Lazaro dito sa Manila. Dito sa lugar na ito, nakatayo ang dating San Lazaro Hippodrome, ang tahanan ng Manila Jockey Club, ang kauna-unahan na racing club sa Southeast Asia. Ang dating Hippodrome racetrack o karirahan ng kabayo, ngayon ay developed na meron na ngang SM, may hotel and casino, may residential condominium, at marami pang iba. Noong 2001, ang Manila Jockey Club na siyang nagmamay-ari at nag-operate sa San Lazaro Hippodrome nagkaroon ng joint venture agreement sa SM na i-develop ang lugar na ito at eto na nga ngayon may bago ng SM dito sa Santa Cruz, Manila, ang SM City San Lazaro. Tara samahan niyo ako, i-explore na natin ang lugar na ito. Dito sa labas ng SM, meron pala dito maliit na park garden. Mamaya, pupuntahan din natin yung mga development dyan sa likod pagkatapos natin i-explore ang SM na ito. Bago pa tayo pumasok dyan sa loob ng mall, may nakita kong building dito sa harap. Paki-comment nga dyan sa baba kung anong building na ito. So ayan guys, nandito na tayo sa loob ng SM City San Lazaro. Ito pala yung itsura niya sa loob, maganda at maaliwalas. Mapapansin ka agad natin na maraming tao dito. Napapalibutan na mga barangay at mga residential areas ang mall na ito sa Manila. Wala rin competition ang SM dito. Ang pinakamalapit na mall ay ang Isitan doon sa may Recto. Maswerte ang SM at nabili nila ang lugar na ito, ang dating racetrack o karirahan ng kabayo, ang San Lazaro Hippodrome na ngayon ay SM na. Hindi ganun kalaki ang SM na ito kung ikukumpara natin sa mga malalaking SM katulad ng Mega Mall, MOA o kaya North EDSA. Pero kompleto din naman ang mall na ito at yung mga hinahanap mo ay meron naman dito katulad ng department store, supermarket, cinema at marami pang iba. Meron din pala ditong Our Home na katabi lang ng SM Department Store.
So ayan, exit na yan, pumunta sa likod. Mamaya pumunta tayo dyan. Four hectares pala yung lawak ng San Lazaro Hippodrome na tinayuan na ngayon ng SM. Binuksan pala ang SM City San Lazaro noong July 2005 at ito ang ikalawang SM dito sa Maynila after na binuksan ang SM City Manila noong year 2000. Samantala, coming soon naman ang ikatlo na SM dito sa City of Manila, ang SM na itatayo doon sa dating lugar kung saan nakatayo ang Harrison Plaza. Akyat naman tayo dito sa second floor. By the way, meron palang apat na level ang mall na ito. Isang lower ground level at tatlong level sa taas. Ayan, makikita natin nasa third floor ang cinema. Meron din ditong food court, Ace Hardware at iba't ibang mga retail stores na mga local at international brands. Marami ding choices sa mga fast food at mga restaurants. Andito na tayo sa third floor, dito naman makikita yung iba't ibang mga stores na mga gadgets tulad ng smartphones, laptops at mga accessories. Maliit lang yung mall na ito pero maganda at maaliwalas dito sa loob. Naikot na natin ang mga 80% sa mall na ito. Pwede na tayong lumabas at tingnan naman natin yung mga developments sa paligid ng mall. Ito naman ang itsura ng SM City San Lazaro mula dito sa labas. So ayan guys, dito na tayo sa gilid ng SM. At dito nga sa likod, meron ditong office tower, ang Vertex. Mga call center yata yung mga tenants dito. Isa pa sa napansin ko dito, organized yung kanilang pila ng mga tricycle. Pati yung mga driver ay naka-uniforme din. Katabi naman ng office building, itong Celadon Park at Celadon Residences, mga residential condominium. At marami pa pala dito sa likod, nagkaroon din pala ng agreement ang Manila Jockey Club sa Ayala Land at ito na ngayong resulta, Avida Towers. Marami na rin na mga residential condominium ng Ayala ang nakatayo dito. At ito na nga finally ang Winford Hotel and Casino dito sa gilid ng SM. Ang dating racetrack o karirahan ng kabayo ay ito na ngayon fully developed na. May shopping mall, may hotel casino, mga residential condominium at office tower. Saan naman kaya ang next na pupuntahan natin? At sa tingin nyo, alin pa mga lugar sa Metro Manila
ang dapat na i-develop? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaction. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.